isang taon na nang mag-off the air ang ABS-CBN matapos na mag-issue ng cease and desist order ng National Telecommunications Commission noong May 4, 2020 dahil expired na ang prangkisa ng network. Narito ang mga naging pahayag ng mga kapamilya natin sa one-year anniversary ng pagkawala ng kanilang prangkisa. Wala si King Reyes, ang hepe ng ABS-CBN News, na darating din ang liwanag ng pag-asa. "We have not given up, we still deliver the news you will wait for, that joyous daybreak. Hindi susuko at patuloy na lumalaban dahil para sa tao, laging para sa tao." Ito naman ang pahayag ni Angel Oxy na gumawa pa ng isang tula para rito. Bernadette Sembrano releases her new single na may title na Yakap, kung saan ang sabi niya ay the song came to be after she wondered what difference the act of hugging each other would have made, especially in times like today. Ann Curtis, Kim Chu, and Julia also commemorate ABS-CBN Shutdown First Anniversary. At ang sabi nga ni Kim Chu sa ABS-CBN Shutdown Anniversary, "Woke up today with a heavy heart, thinking of what the future is for us, living like this, afraid, scared, and worried." Ayon naman kay Vice Ganda, hindi nagtagumpay ang mga ganid at masasamang loob na supilin ang ABS-CBN kahit paano wala ito sa ere. Ang pamilya ay hindi sinusukuan. While Angelica Panganiban post on Instagram a short but strongly worded statement commemorating ABS-CBN Shutdown's first anniversary. As posted in Rappler, Philippine media giant ABS-CBN commemorates the first year anniversary of its shutdown on Wednesday, May 5, 2021. Supporters from different media organizations led by the National Union of Journalists in the Philippines gathered in front of the Argentine Cigarra Gate calling for the revival of the network. "Tigil na ang broadcast operations ng lahat ng TV at radio stations sa ABS-CBN sa buong bansa. Sa kabila nito, ipatuloy ang paghahatid ng balita ng ABS-CBN News sa pamamagitan ng news.abscbn.com, ABS-CBN News Channel at TCMM Teleradio. Patuloy rin ang pagbibigay ng pinakabagong impormasyon sa official Facebook, Twitter, Instagram at YouTube accounts ng ABS-CBN News. 7:52 p.m. ng gabi nang huling mapanood sa telebisyon ang ABS-CBN noong May 5, 2020. Isang taon mula nang mawala sa ere, kayo pa rin ang aming kapamilya." Si Abner Mercado, dating empleyado ng ABS-CBN, ay matindi ang paniniwala na muling babalik sa ere ang kapamilya network sa takbang panahon. "Sama-sama nga ang mga mamamahayag, empleyado at taga-suporta ng ABS-CBN sa isang solidarity night para gunitain ang anibersaryo ng pagkawala ng prangkisa ng Kapamilya Network. Umangat ang ibalik ang ABS-CBN topic sa trending topic sa Twitter Philippines ngayong Miyerkules ng umaga. ABS-CBN is not our franchise, it's not our transmitters, it's not our studios. ABS-CBN is found in the heart of every kapamilya that chooses to serve the Philippines. ABS-CBN is you, and for so long as the passion to serve burns brightly in you, ABS-CBN will continue to be alive and well." Ayon yan kay Mr. Carlo Katigbak, ang ABS-CBN President and CEO. "May 5 is the day ABS-CBN showed the Filipinos and the world that we are serious when we say in the service of the Filipino people worldwide. No matter what, hope in my heart is still in my heart until now for ABS-CBN and for our country." Ayon naman yan kay Mr. N. Chong D. As posted in TV Patrol, para sa mga kapamilya, mga nanonood at naging parte ng kumpanya, isang mapait na araw ang May 5. Isang taon mula na magpaalam ang ABS-CBN at DCMM sa ere. Hindi nakakalimot ang mga kapamilyang lubos na naapektuhan ng ABS-CBN shutdown. Muling binatikos ni dating Vice President Binay ang mga nasa kapangyarihang ginipit ang Kapamilya Network dahil lang anya sa personal na dahilan. "The closure of ABS-CBN can be seen as a form of subsequent punishment. The network has been made to pay severely for news reports and commentaries criticizing government policies, agencies, and personalities. The network was shut down because of a perceived personal slight, and the final blow was delivered by a former House leadership that can only be described as submissive and spineless." Ayon yan kay Mr. Jejomar Binay, former Vice President.
CBN compound lights up in the network color on May 5, 2021, a year after the country's telecoms body shut down ABS-CBN TV and radio operations. Isang taon na nga ang lumipas pero ang sakit ay hindi lilipas. Ayon yan kay Miss Angel Luxin. Parang namatayan, magkahalong lungkot at galit ang naramdaman ni Carlo Estrada nang ipatigil ang operasyon ng ABS-CBN. Sa kabila ng mga pagsubok, naniniwala siyang naayos din ang lahat para sa bawat kapamilya. I was in denial totally. Pag switch off, magkawalang kawala. Pag dilim ng TV, I was in denial. I was like, okay, kailangan gawin ito because in order. Until finally, nagsisink in na dahan-dahan na wala talaga. Ito na talaga yung reality. Nagsara na talaga yung network. Maraming kinaharap na hamon ng ABS-CBN noong 2020 sa kabila ng panggigipit ng patuloy sa pagseserbisyo ang kapamilya network sa mga Pilipino. Since last year, we are stronger, we are braver, we are tougher, above all, we are people, we're human, we hurt, we cry, we laugh, we face our fears, but at the end of the day, it's us still being people. Ang gusto ko na itawid na mensahe na lang is you have to really learn something from it. Kung wala, kailangan mo pilitin sarili mo na may matutunan kasi wala ka choice. It's either may matutunan ka or malulugo ka. Ayon yan kay Miss Judy Ann Santos Agoncillo, isang actress ng ABS-CBN. Isang taon na nga nakalilipas mula ng minto sa pag-ere ang ABS-CBN sa free TV at sa radyo. Sa isang iglap, nagbago ang buhay ng libo-libong empleyado ng network at mga masulit itong taga-subaybay. Binalikan ng ilang kapamilya ang kanilang pinagdaanan ng malamang ipapasara na ang network sa gitna ng pandemya. Sa kabila ng mga luha na naigang pag-asa ng kailanganin muna naming mawala sa ere, isang taon na nakalilipas matapos ang ABS-CBN shutdown, pero patuloy naming nararamdaman ang inyong suporta, hindi natitinag at nagpatuloy sa paglilingkod ang ABS-CBN. Halika ng ilang kapamilya stars ang mabait nilang karanasan ng itigil ang operasyon ng ABS-CBN. Akala ko kasi personally nakamove on na ako, okay na. Pagkakita ko doon sa dinidismantle na transmitter at sakit-sakit pa rin. Isa ang ABS-CBN Bacolod sa 53 Regional Network Group na nagbo-broadcast sa iba't ibang lengguwahe ng bansa. Sa isang iglap noong isang taon, nagbago ang lahat para sa maraming manggagawa at taga-subaybay ng ABS-CBN. Nawalan ng trabaho ang ilang empleyado ng ABS-CBN sa mga probinsya na ipatigil ang operasyon ng network, na pagkaitan din ng mapagkukuhanan ng impormasyon ang kanilang mga kababayan. Isang taon na rin ipinatigil ng gobyerno ang operasyon ng ABS-CBN, ngunit hindi nagpatinag ang kapamilya network at patuloy lang ang paglilingkod sa publiko. Malaking puwang ang iniwan sa pamamahayag sa Pilipinas ng pagkawala sa ere ng ABS-CBN. Eksaktong isang taon na ang nakalilipas. Isang taon ng tigil operasyon sa free TV and radio ang ABS-CBN, ngunit patuloy ang paglilingkod nito sa publiko. 7:52 p.m. nga nang huling mapanood sa telebisyon ang ABS-CBN noong May 5, 2020. Isang taon mula nang mawala sa ere, kayo pa rin ang aming kapamilya.